sa inyong lahat. Hello po dyan sa Pilipinas at magandang araw po dito sa Doha, Qatar. Sa mga OFW dito sa Qatar, hello po sa inyo. So for today's video, mga Inday, is bibigyan na natin ng review ang Clear Balm Rejuvenating Set. So ginamit ko siya sa mukha ko. Kung maaalala nyo yung previous na video ko about sa nung binili ko siya. So, i-review na natin siya, mga Inday. So far, ito na po ang nangyari sa pagmumuka ni Inday sa paggamit ko ng Clear Balm Rejuvenating Set ng isa't kalahating buwan. Hindi ko siya nagamit ng 2 months, mga Inday. Isa't kalahati lang kasi medyo hindi siya ganun karami. And talagang maganda ang rejuvenating set ng na Clear Balm. So, thumbs up ako sa kanya. Hindi nga lang niya natanggal yung mga melasma ko dito sa may gilid. Tapos, meron ako dito. Pero yung forehead ko, mga Inday, or yung noo ko, mga Inday, is napaganda niya talaga. Nawala yung mga, parang alam mo yung mga itim-itim na batik-batik na gano'n, natanggal niya yon. So, mga Inday, since ang Clear Balm ay hindi ko nagagamitin muna or magpapahinga muna ako sa paggamit ng rejuvenating set, gagawa tayo ng skin regimen or yung pampahid or panglagay natin sa mukha na nandito lang sa loob ng kusina. Hindi tayo maglalabas ng pera, mga Inday, kasi nandito siya sa kusina ni Inday. Ang mga ingredients niya ay nandito lang sa loob ng kusina ni Inday. So, habang nagpapahinga ang pagmumukha ni Inday sa mga rejuvenating set or mga pampagandang maglalabas tayo ng pera, gumamit muna tayo ng hindi tayo maglalabas ng pera na nandito lang sa loob ng aking kusina. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa kong dalawang produktong yon. Eto na siya, mga Inday. Oh, oh, oh.
Paano gawin sa video na nakita nyo. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung paano siya lagay sa mukha. Ayan, ipapahit lang natin siya sa mukha. Super bangon niya. Kasi may olive oil, may coffee. Yan na lahat. Kalat natin ang mga so itong skincare regimen na to, mga Inday, natural skincare regimen na to is nakita ko lang din siya kahit sa TikTok. Meron kasi kung isang OFW din na pina-follow si at Miss Fighter. Follow niyo siya sa TikTok, lalagay ko diyan sa may baba yung ano niya, yung pangalan niya para ma-follow niyo siya sa TikTok. Doon ko nakuha tong skincare na to. Sa kanya ko to nakuha. So i-follow niyo siya sa TikTok, makikita niyo yung mukha niya, ang ganda-ganda, ang kinis-kinis na super puti. So i-try natin siya kamay-tay. Ayan. So habang pagkatapos yung maipahid yung facial mask, iwanan lang natin siya ng 1 hour sa mukha natin para masok siya sa loob ng ating sa mukha. Ayun lang natin siyang matuyo tas 1 hour saka dami, saka kayo babalikan. Okay mga Inday. So after 30 minutes mga Inday, na ipinabad natin yung face mask na ginawa natin is yung pangalawang ginawa natin na facial scrub naman ang gagamitin natin. Hindi natin hinilamusan yung mukha natin mga Inday. Ito yung ipang-scrub natin sa mukha. So kung makikita ninyo, meron siyang kasukal sa ilalim. Huwag nyo nga haluin yung product. Kukuha lang kayo ng konting asukal sa ilalim. Tapos yung pang-scrub nyo sa mukha nyo. Ayan. Bali, ito ang magtatanggal ng dumi. I-scrub nyo siya sa mukha nyo ng ganyan. Kukuha lang kayo ng nasa ilalim ng asukal at gagawin nyo. Dahan-dahan lang mga Inday kasi medyo asukal masyadong ma-harsh, masakit ang mukha. Ayun, kasi masyadong magaspa. Ayan, yan lang ang iaano nyo. Punti na sa ilalim, tapos i-scrub nyo sa mukha nyo. Ayan, masyong galing siya kasi ito yung medyo may pagkamitin-itin siya, di ba? I-scrub nyo lang sa ganyan. So, i-wash out nyo yung mga dead skin cells niyan, mga Inday. Kasi makikin lang siya. Sarap kaya mga Inday. Sarap mo lang siya ng tapas sa may ilong kasi diba dito maraming mga lakit. So I think scrub mo lang siya ng bonggang-bongga. Ay, alam lang na. Ayan.
Pwede mo din siyang gano'n sa labi mo mga hindi. Di ba minsan medyo may mga skin, dead skin na rin yung labi natin. So, pwede mo siyang i-scrub. Sa ilalim ng mata. So, iwanan pa uli natin siya ng 15 minutes. Diyan ang nakaganyan, ang nakababad siya ng ganyan. Saka na natin siya babandawan mga ilay. So, after 15 minutes, babalikan ko uli kayo.